Ito guys, hindi ko alam kung ano. Hindi naman humihila pero napakabigat, pero pumapalag-palag din. Pero hindi siya humihila ng madiin. Siguro kanduling malaki. O may basura. Ayan o. Abigat din eh. Siguro malamang sa malamang may basura to. Tanga halimaw. Patay ka ngayon. Lulutuin ka ngayon. So ayun guys, may strike ako dito sa itim. So re-retrieve ko, baka kasi magkasabitan. Gumaganon siya eh. Retrieve natin. Mukhang basura lang naman. Pero hindi ko alam kung ano. Mukhang basura. Malamang sa basura. Number one, basura. Layo niya na. Baka pagong na naman ah. Abigat ah. Pero lumalangoy. Baka pagong na naman to. Pagong nga guys. Ayan na guys. Lagyan ko na, tinimplahan ko na, toyo, suka, lahat. So ayun guys, solo night fishing na naman ako. Huli yung cream dory kagabi. Kaya siyempre balik ulit dito, pumain ko ulit isaw. Eto, second time ko na nakahuli nun. Bali pang tatlo na sana yon. Kaso yung pangalawa ko, naputulan ako ng leader line. Mabigat. Eto gamit kong rod nun nung naputulan ng leader line. Itong Gouture Flame. Yan. Gouture Flame. Medium. Tapos yung nakalagay dito, Jokyo AR3000 3000 series. Bali tatlong rod yung dala ko. Dala ko rin yung dalawang medium heavy. So ayan, ayan yung dalawa. Ebel lang. Tapos eto yung itim. Hindi masyadong kita sa camera eh. Kulay itim kasi. Eto lang dalawa, kitang kita. Ayan, lutang na lutang. Sana makadali ulit, di ba? Kahapon nga, ano lang talaga habol ko eh, magblablag lang. Tignan naman, ini-expect na makakahuli ko. Malay ko bang kakagat sa akin yun. Kumakagat talaga yun, kaso bihira nga. Kaya hindi ko naman inaabangan talaga. Dito nga lang nakatusok yung rod ko. Yan, lupa, mababaw pa. Mga stand, diyan lang nakatusok. Tapos hindi ako nag-ayos ng ilaw na ganun kasi parang uulan. Diba, ang dilim ng sa video. Ako lang ang kita. Pero yung mga paligid hindi kita. Tapos eto, hindi ko rin nilagay sa ulo. Kasi nga uuwi sana ako dahil kumikidlat din. O ngayon, ni-ready ko na. Kung kailan walang kakagat, naka-ready. Para pagka ganyan, tinutok sa ano, kita. Ayan. Pagka tinutok, kita agad yung isda. Kagabi kasi hawak-hawak ko lang eh. Hindi kasi ako ready. Talagang hindi. Hindi ko talaga iniisip yun. Nakakagatan ako nun. Kung kailan iniisip mo, saka hindi kakagat pagka nag-prepare ka.
napakaingay ko dito ako. Giisa ako dito, napakaingay ko. Buti bumaba si Pare Marvin, siya nagsalok. So ngayon, try lang ulit ako. May mga imi-strike naman. Mga kanduli siguro. Kanina may mga imi-strike nung medyo maliwanag pa. Kaso hindi lang ako nag-video. Ngayon lang ako nag-video, madilim na. Pero kung may kumagat na dory doon, ay magbi-video na ako. Kailangan mag-video. Gagalawan. Buti malakas yung hangin. Ah, maganda ngayon. Maganda ngayon yung setup. Maliwalas, malinis. Ito yung pamahain kong tirang. Tira kong pamahain kagabi. Ilagay ko sa rip, sayang. Binuksan nga si rip. Naglagay ng isda. Makaingay. Sana ngayon meron ulit. Kahit maliit. Kahit gaano kalaki. Kahit gaano kaliit. Basta meron. All goods. Kanduli nga lang yung inaabangan kong kumagat kagabi. Malay ko bang kakagat sa akin yun. Tapos etong ilaw na to, hindi rin nakakabit. Kung nakakabit ako kagabi, kitang-kita niyo sana yung rod. Kung ano itsura ng rod. Medium heavy yung gamit ko eh. Parang ano lang, basic na basic lang. Para nakahuli ng rod. Eto pag kinagatan ng ano to, etong gochure na to. Pag kayang kinagatan, hindi ko alam kung ano magiging itsura niya. Baka mahati na sa lima yan. Shoutout nga pala kay Sir Jason. Sir Jason TV. Sabi niya, huwag na daw ako mag night fishing. Kasi baka daw kung anong isipin sa akin. At nakakasama daw yon pagka sobra-sobra na sa pagpipishing. May masamang epekto daw. May masamang epekto yung pag na night fishing sa yung sobra-sobrang pamimingwet. Sabi niya, gawin ko kung anong pinagsasabi nun, siguro lasing. Tapos ang tiyaga-tiyaga ako daw, wala daw ako nahuhuli. Nagbla-vlog ako eh. Ano bang upload ko? Yung mga huli lang. Yung iba kasing vlogger, yung mga ina-upload nila, yung mga may huli lang. Ako ina-upload ko lahat. Kasi sayang yung video. Pinagpagurang ko rin gawin yun. Hindi ko yun mabubuo kung walang maghapon. Kung walang magdamag. Ha? Hindi ko yung kayang gawin ng isang oras lang. Tatawa ako sa comments nito eh. Pero okay lang yun. Nagsabi naman siya ng ingat sa huli. Ba't mo ako pinag-iingat? Parang pinagbabantaan mo ako ah. Hindi, biro lang. May pumasok na akong lisop sa bibig ko. Diretso na lamunan. Sarap. Tamis. Kagabi, mga video ko nanginginig. Hindi niya kasi napanood pa yung video kung nakahuli ako ng malaki. May dami na nahuli malaki dito, pati mga rohong isda. Hindi lang yung dory na yan. May nahuli rin ako malaking pagong, malaking janitor. Bawat pag-vlog ko dito sa gabi, marami akong nahuhuli. Kahit hindi ako nag-uwi ng isda sa bahay. May huli ako sigurado. May huli akong viewers, likers, subscriber. Napupuno ko yung watch time hour ko. At pag napuno ko yun, sweswelo ko. Diba? Sana naiintindihan nyo yung ganun. Huwag kayo nagja-judge ng tao. Yun ang masama. Diba? Kayo, hindi naman kayo nag-night fishing. Hindi rin kayo nag-namimingwit.
Pero nang judge kayo, yun ang mga masasamang gawain. Yung mga pamimingwet, pag nga nag-fishing na yan, walang epekto yan. Walang epekto sa tao yan, nakaka-relax nga yan eh. Yung chismis, yan ang lubayan nyo, nakakapasma ng bibig yan. Nakakapasma ng bibig yung pagchichismis. Kaya dapat tigil-tigilan. Yung pambaba sa kapwa, yung pangdadaw ng kapwa, yan ang masasamang gawain. Diba? Makasalanan sa Diyos. Isang malaking kasalanan ang manghusga ka ng kapwa mo tao. Pare-parehas lang tayong tao. Magiging topic ata kita buong gabi ah. Pagka ako hindi nakahuli ng isda, ikaw talaga magiging topic kong buong gabi. Di ita binabas ah. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tingnan mo yung sombrero ko, pink. Diba? Anong connection sa buhay ko nun? Wala. Gusto ko lang magsombrero ng pink para hindi ako mainitan. Kasi yung buwan, tirik sa gabi, mainit. Naiintindihan mo ba yun? Parang yung tubig at lupa pag pinagsama, lalabas mais. O ano? Inako. So, kaninang maga lang strike guys ha. Ngayon eh, wala pa. Kita na may rad siguro. Ayan, kita naman kahit medyo madilim, kita naman. Yung dalawang puti, kita, ito yung itim mo. Di ba? Hindi nakita sa video. Parang gusto ko tuloy Artemis na puti. Maganda yun eh. Gusto ko kasi mag-UL. So, may nakita ako Artemis na UL. Pwede na, pang budget meal. Ayun, binabanatan o. May strike guys. May strike. May strike. May strike yan. May strike. Ano yan? May basura ba? Wala naman basura eh. Strike yun. Hindi lang tumunog yung bell kasi pahila. Hindi niya niyug-yug. Yan na, may mga umi-strike na. Ayun sinasabi ko sa'yo, Sir Jason, kung bakit ako nagna-night fishing. Sabi mo, tulog yung isda. Hindi natutulog yung isda, mga nag-a-addict yan. May umi-strike dyan sa itim. Lalapitan ko, hindi pala kita. Yan, may umi-strike dyan. Ito, itim. Oh. May mga isdang natutulog, may mga isda rin hindi natutulog sa gabi. Kasi mga adik. Mga nag-a-addict yung isda, kala nyo ba? Natutulog lahat yan. Parang tao rin yan, may mga adik. Hindi natutulog. Meron naman tulog ng tulog, adik din sa tulog. Basta puro adik lahat. Oh, diba? Gusto mo na husgahan, pwede tayo maghusgahan. Tamang nga lang ako sa'yo, nakasave yun sa akin, nakabito. Tama na yung real talk, mamaya na lang pag may strike. Patayin ko muna yung video, masyadong humahaba. Naiinip yung iba eh, pagka mahaba yung video eh. Pero yun ang gustong gusto ko. Marami din yung gusto na iba na mahaba yung video ko. Kasi ano daw. Ewan ko, ba't nag-i-enjoy sila sa akin? Siguro malaki yung mata ko, tapos malaki yung butas ng ilong ko, tapos wala akong ngipin, kaya nag-i-enjoy. O, 940 subscriber na tayo mga idol. Unting kembot na lang, 1,000 subscriber na. Magkakaroon na ako ng Super Tanks ata, ano dun. Tapos membership. Magkakaroon na tayo niya. Sana mag-membership kayo sa akin. Laking bagay yung para sa akin. Hindi naman yung sa pilitan. Kapag ka natutuwa lang kayo, pwede kayo mag-membership. Mura lang naman yun. Mapupunta sa akin yun, yung babayad nyo. 70%.
Tapos yung 30% tax yun. Limbaba, bimili kayo ng 100, pupunta sa akin sa 20 pesos. Yung 30% sa tax. Ayos na ayos. Nakapag-play na ako ng video mabaw. Lampas na 8 minutes. Itutuloy-tuloy na yung video ah. Kinalikot ko kasi camera ko kanina. Kasi dapat tuloy-tuloy yung video kasi saan? Hanggang 8 minutes lang. Ayun, binabanatan talaga itong isa. Lunukin mo. Lunukin mo. Lunukin lang yan guys, masaya na ako. Pagkabi na kahit kanduli, kahit nga ulang eh. Okay na okay. Ayun, binabanatan di itim. Yung gutur. Hindi ko natututukan ng camera, hindi nyo naman makikita. Kahit tututok kong ganyan o, ayun, hindi nyo makikita itim. Basta tumutunog, tas nakikita ko. Napita natin. Pakita ako sa inyo na may isda sa gabi. Saka yung huli ko kagabi, isang pruweba na yon na may malaking isda kahit madilim. O yan, tututuan natin yung camera. Ano? Diba may strike? Sabi ko sa inyo eh, may imi-strike kahit madilim. Kahit anong oras, palaging may isda. Wala naman basura. So, isda talaga. May strike. Etong fishing rod ko na yan, nagutor. Gustong gusto ko yan, mabali sa isda. Ayoko yan mababali sa mga katangahan lang. Gusto ko yan mabali sa isda. Eto, hindi ko alam kung saan ko gustong baliin to. Matigas eh. Siguro pag pinanghataw sa tao. Pero hindi, nasubukan ko nang ihataw yan. Sa tao, hinataw ko na yan. Hindi naman nabali eh. Glatay lang sa hinampas ko. Kala niya binibiro ko siya eh. Eto, hinampas ko, yung mataba na to. Solid yan eh. Sabi niya, sige, hampas mo, tingnan natin kung matibay. Ampas ko, aray siya. Hala niya kasi palagi ako nagbibiro. Kahit nagpapatawa ako, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako nung pagka tumatawa ako. Yung mga strike guys, kabilaan ng strike ha. Gabi yan. Sabi niyo tulog yung isda. Mga abnormal ba kayo? Ayan o, sabay pa. Sabay yung mag-i-strike. Asan, tulog dyan. Ano yan, Encanto, pinag-tri-tripan ako. Saka yung Encanto, hindi yan ano sa ilalim ng tubig. Hindi nalunod dyan. Yung Encanto sa ibabaw lang ng lupa, wala sa ilalim ng tubig. Ito guys, may i-strike talaga. Ayan na lang tutukan ko ng camera. Ano? May imi-strike sa akin. Aso hanggang strike lang. Ako magat. Maliliit yan, basta ganyan. Kasi yung hook ko malalaki. Eto guys. Hindi ko alam kung ano. Hindi naman himihila pero napakabigat. Pero pumapalag-palag din. Pero hindi siya himihila ng madiin. Siguro kanduling malaki.
o may basura. Ayan o. Abigat din eh. Siguro malamang sa malamang may basura to. Tang na halimaw. Patay ka ngayon. Lulutuin ka ngayon. Pauwi kang guys. Sayang yung ano ko. Ayan guys, sa pawikan, ang palaki. Kaya pala mabigat hilahin. Try natin i-deadlift. Kaya ko siguro i-deadlift yan dito. Huwag ka lang mapuputol. Kaya i-deadlift ng rod ko to. Ayan o. Tangina na natagalang ata sa ano eh. Sa paa eh. Ayan guys, kung kita nyo. Pangalawang huli ko na yan ng antipa. So malaki din. Gusto ni parin Justin T. Ayan guys, kung kita nyo ba? Ayoko nga hawakan, nakalabas yung bibig. Kagatin pa ako nyan. Dali natin sa taas. Takay naman, susugatan ako sa braided. Ayan o. Buti, hindi siya umano. Tawag doon. Hindi napasok yung hook ko doon sa may bibig. At chat-chat ko si parin Justin. Ayan, oh, nakaambang mga gato. Pupukpukin ko na sa ulo to. Salot to sa, ano, sa ilog, guys. Huwag kayo naawa dito. Promise, salot yan. So ayun guys, may strike ako dito sa itim. So re-retrieve ko ba kasi magkasabitan. Gumaganon siya. Retrieve ba natin? Mukhang basura lang naman. Pero hindi ko alam kung ano. Ah, basura. Malamang sa basura. Number one, basura. Layo niya na. Ako, baka pagong na naman ah. Abigat ah. Pero lumalangoy. Baka nga pagong na naman to. Pagong nga guys. Gagsi. Napakalaking pagong. Takay na pangalawang pagong na to. Asan na? Mangat ka dyan. Eh, pumunta sa bato. Ah, lalabas ka dyan, Brad. Sinasabi ko sa'yo. Ito, malaki. Kaso, sakmal-sakmal yung ano ko. Yung sakmal-sakmal yung tawag doon. Tangina, sumabit pa. Malas. Pero nandito pa yung pagong. Sumabit yung isang line. Yung sumabit yung isang taga. Sana matanggal. Para maangat ko. Hindi ko naman mababain nito eh.
Dalawang pagong isang gabi. Ayan o. Pagong yan, guys. Ayun, tanggal. Ito, saktong sakto lang yung size nito. Pag deadlift din tong gutor eh. Kala nyo sa gutor mahina. Teka, iksiyan ko lang. Malakas din ang gutor, brads. Oh. Mambali. Mambali gutor. Ito, lunok na lunok. Lunok na lunok yung taga. Ayan. O, pangalawang pagong na to. Ano ba to? Mababali yung rod ko. Open bail. Wait nga lang. Mababali yung rod eh. Putol ah. Oh, gusto kong sakmali no. Tangin ang mukha yan. Pang uwi na to guys. Pagka ganito. Pangalawa na to eh. As na unhook ano. Nalaglag sa akin ano. Puta. Saklap. Sabi nila ala daw kakagat na isda. Pagka tawag dito. May pagong. Ay, mag-open ng bill. So, ayan, pangalawang pagong na. Baka lutuin ko to pag nagustuhan ko. Ayan guys, dalawa na sila. Shit. Pag the pagong master. Eh, nung kasama mo. Ampasin lang natin sa ulo. Hindi naman masama pumatay nito. Hindi naman masama pumatay niyan. Masama, makagat ka. Mukhang deads na. Kaso yung taga ako nasa loob. So, sayang. Sayang ang taga. Sayang ang taga. Dalawa na guys oh. Oh, agad pag kinagat ang patay. Ay, lumalayas yung isa. Ayong alis. Dalawang pagong. Sayang ang pagong. Oh, ito yung isa. Kasi ito pa isa. Pagka nakahuli kayong ganyan, huwag niyong tatangkain na tanggalin ng kamay yung hook. Sabi ko sa inyo, kakagating ganyan. Kinagat nga yung kahoy, napingas yung kahoy. Gano'ng kalakas yan. Sayang, dalawa na to. Wala kasi pamangking kung kumakain yan eh. Pero kung nandito, goods na goods yan. So yun guys, pati yung antipa lulutuin ko. Kasi salot lang yan sa ilog. Huwag kayong maaawa ah. Kaya hindi ko na pinakita yung pagkatay. Kasi alam ko maaawa lang kayo. Pero ito yung karne, papakita ko sa inyo. Ayan, mga itlog. Kinakain din yan. Ayan yung karne niya. Ayan. All goods, no? Kasi marunong magkatay yung pamangking kong isa. Tapos, nakita ko rin yun sa Team Harabas na umuubos talaga sila ng ng tawag doon ng antipa kasi salot talaga pinauubos yan ng gobyerno natin. Kaya kung kayo naaawa kayo,
eh isipin nyo na lang ang mga buhay ng mga mangingisda na yun lang yung kinabubuhay nila. Pagka naubos na yung isdang native, yung native sa atin sa Pilipinas, kakain ng pagong. Kinakain ng pagong kasi yung mga similya ng isda. Kaya isipin nyo mabuti. Luluto, papakuluan ko muna. Tapos aadobo ko ng tuyo pagka malambot na. Shout out nga pala kay Alexander Del Rosario ng San Anton. Shout out sa'yo, bro. So, eto yung sinasabi ko sa'yo, catch and cook. So, nagluluto ngayon ako ng antipa. Dalawang piraso soft shell turtle, salot sa ilog, kaya dapat pag nahuli nyo, kung hindi nyo kakainin, patayin nyo na lang. Basta huwag nyo na ibabalik sa ilog kasi salot talaga. So ganito na yun, pagka napalambot nyo na, so gigisan nyo, sasangkot nyo. Daming itlog, oh. Parang balingit. Ayan nyo lang na ma-pride-pride ng konti bago lagyan ng toyo. Ayan, susunod ko yan bukas. Ayan na guys. Lagyan ko na, tinimplahan ko na, toyo, suka, lahat. So, hihintay na lang matuyo. Tapos, ready to eat na. Ito na guys, lapit ng maluto. Pero malabot na yan. Baga, pinatutuyuan ko na lang ng toyo. Masarap kasi sa adobo pagka tuyo. Kahit ano na may adobo nyo, masarap yung tuyo. Huwag lang yung tuyong isda, maalat yun. Maalat pagka nag-adobo ay yung tuyong isda. Ganyan, masasarap yan. Napakamahal lang kilo niya, 400. Yan, libre lang. Siguro hindi ko na ano yung maluto ba tuyo ito. Alam nyo na maitsura ng adobong tuyo. Siguro hanggang dito na lang tong video na to. Papakita ko ulit. Alam niyo naman kung ano itsura ng adobo eh. Pilipino tayo. Hanggang dito na lang itong video na ito. Peace.